Hello po guys, so like, subscribe, comment, share, lagyan natin sa playlist yan sa ating spiritual life and random topics in life 2024 to 2019. Okay, pang habang buhay na to eh, pang lifetime na tong video natin eh. Excuse me. Yan lang din na masasabi natin na wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa kung gaya-gaya ka lang sa mundo. Parang nakikita ko na nung ending sa karamihan eh. Parang sabi nila adorbal kayata. Parang ganun ba kung mag-isip? Magandang tawag nila na kasabihan na advance mag-isip. Advance payment ba? Yun lang din ang mga tao kasi ngayon. Wala. Galagala lang doon, barkada lang doon, mga best friend. Pero hindi lahat ng best friend mo ay maging friend mo. Kunti lang. Siguro, kahit sa simbahan, kunti lang talaga. Hello lang, usap-usap, tapos wala. Then pagkatapos, yung kausap mo nung nakarang araw, patay na pala. Oh, yun lang din na. We are just passerby kung sa mundo, bisita lang tayo sa mundo, totoo talaga. Pero, kung yun lang din na, mahirap talaga. Yung ate ko dito sa Luzon din, hirap din, nagkasakit din. Yun lang din na ang tao talaga, kailangan talaga na magkasama-sama. May mga kapamilya ka o kakilala mo na mababait, matitino, lalo na sa simbahan, yung matuto talaga. Pero kahit sa simbahan, napakaliit lang talaga, hirap na makonbinsi. Nanood din ako ng nakarang araw yung kuya ko na may pinanood na sa pelikula, Rael. Sikat yun na tao daw. Buong mundo na ano, kontinente, pero medyo kulto siya eh. Parang style siya ni Kibuloy at saka ni Agila. Yung basta ganun, sa simbahan ba leader na may mga galaw sa mga bata o mga ganun, trafficking. Hindi talaga maganda. Parang sexual abuse eh. Sinasama ang mga bata. Hindi yun maganda. It's not good. Kung religious ka, one wife lang. Hindi kahit sino. Yun lang din nga, kahit religious nga, maraming tawag ito ngayon is false prophet. Mag-claim sila na prophet sila, kami galing sa langit. Pero about sa Bible, hindi, kahit yung si Shepherd nga doon sa Sambuanga eh. Doon eh. May power lang nga eh, maniniwala ka nga eh. Parang Yeshua daw eh, Jesus daw eh. Ang riba ng buhok, mapuputi. Parang yung parang suot ng babae yung dating panahon. Pero about sa mga chicks, mga bata, hindi dapat galawin yun. It's unviolation yun talaga. Kasi may mga general, yun lang din na kung masasabi ko, hindi lahat ng religion na nakikita mo, kahit may Yahweh Yahshua yan, hindi talaga totoo. Yun lang din na piliin salang-sala talaga. Few of all the few, rarest of the rarest talaga. Na, yun lang din na hindi lahat ng religious or mga kilala mo sa simbahan ay mababait at matitino. May bihira na lang yung talagang totoo. Hindi nagbabago ba? Kung pare sa diamond at gold, ganun si God Yahweh, hindi nagbabago eh. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon. Siguro, binigyan tayo ng extension ng mga tao kasi nagkasala din ng mga Jew dati. Kasi kung ma-excel ang mga Jew sa Israel, may sala talaga sila noon. Pero ang problema lang sa kanila, hindi nila inaamin na may mali sila. Yun lang din, denial lang sila. Siguro, binigyan tayo ng mga chance tayo ng mga Gentiles para sa atin na hindi tayo Jew in blood. Eh, sa kanila eh, wala lang tayo eh, tao lang, aso lang tayo sa kanila eh. Wala silang pakiala sa atin, ano ba? O, kami eh. Jew kami eh, parang ano eh, sobrang self-centered and walang compassion sa ibang tao. Or ano, wala sila eh. Kayo, ano kayo, criticize din. Wala silang tingin sa atin. Yun lang din sa akin, pasalamat siguro. Kahit ang New Testament is a mystery talaga. Pero makikita namang totoo naman. Diba? Yun lang din na sa ating buhay ngayon sa spiritual, mga tao kasi hindi lahat ng punto ko, hindi lahat ng spiritual na nakikita mo sa religious totoo. Minsan kasi itong isip natin, kontra natin to eh. Magdidikta to eh. Ito na kawawa ng buhay mo. Wala nang maniniwala sa'yo. Pero kung ma-realize mo talaga kung spiritual ka, mag-isip, you have to face yourself. Maharapin mo yung buhay mo, magplano ka. Parang motivation ba? Kailangan mong lakasan yung sarili mo. Kailangan mong tapangin ang buhay mo. Maliban ka nagpa-pray ni God Yahweh, huwag ka rin magpa-epekto sa ibang tao. Kasi ibang tao kasi ngayon, makaramihan, marami talagang nagkakaproblema. Iba-ibang tao, iba-ibang ugali.
iba-ibang sitwasyon, iba-ibang ginagawa. Pero wala eh. Yun lang din, kung normal lang ka lang mag-isip ngayon sa buhay ngayon, kung hindi ka pare sa akin na advance mag-isip, kung hindi ka ganun, mapaprone ka talaga sa problema. Kailangan talagang adapt ka ba, flexible ka sa sitwasyon, sa panahon. Kasi pabago-bagong sitwasyon eh, pwede ka naman, lalo na kung wala ka pagkakitaan, kasi ako dati, estudyante lang tayo, kung anong mga financier dati, maapektado ka, saan ka naman titira, ano na mangyayari sa susunod na buhay, o sa susunod na araw, o linggo. Ako lagi talaga ako naghahanda. O doon pa. Pero hindi din ganun kadali ang sitwasyon. Kailangan talagang ano kay? Kahit nahihirapan nga, kahit nahihirapan ka, kahit knockout ka sa isip mo o sa damdamin mo, kailangan ka tatayo talaga sa buhay. Kailangan talagang matapang ka. Hindi pwede na pahinahina tayo na lulungkot-lungkot. Parang wala. Ganun ako eh. Bubuhayin mo yung sarili mo kang sa word ni God Yahweh. Ikaw ang word ni God Yahweh sa Bible, yun ang magpapalakas sa atin. Yung parang energy ba, energizer. Kasi kung walang salita ni God Yahweh yung buhay mo, mahirapan ka talaga. May magususulusul sa iyo, makakapit na bahay mo. Pero kung nandun ang Holy Spirit, ang guide ni Abba Yahweh sa iyo, yun ang magkukorek sa iyo, magtuturo, magkukomfort sa iyo. Pero kaso kasi ngayon, mga tao, madali lang magkasala. Ah, tao lang ako eh. Normal lang ako eh, ganito lang ako eh. Pero kung wala ng tao eh, ilang porsyento lang ang maligtas kung ganun kahirap. Para lang tayong wala lang. Pero kailangan, hindi naman natin i-disvalue yung buhay natin. Binigyan ko ng value yung buhay ko kahit ganito lang ako. Pero kahit lang marami tayong na-explore, hindi naman tayong nag-explore ng kalukuhan, nag-explore lang tayo ng kaalaman at ano ang buhay. Hindi tayo na-explore sa mga kalukuhan na yan. Nagsasabu doon. Ayoko nun. Magbabarkada doon ng mga masamang tao. You have to face alone. Pero dahil mahirap tayo, hindi naman tayo sikat o mayaman dati. Pero minsan kasi, mga taas kasi nasa level na ang maganda ang buhay, yung sitwasyon. Hindi kasi nila makikita ang nasa mababang sitwasyon. Marami kang bagay na madidiscover. Kasi minsan, totoo talaga yun na marami ka ng pera, magkasala ka na talaga. Marami kang magagawang hindi maganda. Siguro, sa panahon ng pagka-down mo, failure mo, or ikaw nag-iisa sa buhay mo, marami kang problema, yun ang panahon na ilapit natin kang God Yahweh. Yun talaga na panahon na bonding time ba sa langit. Siguro, sobra nating busy sa mundo, busy ka na lang sa anong gagawin mo, sa pangarap mo, pero meron talaga tayong mission sa buhay, sa kung ano. Kasi dito ang isip lang nila, comfort lang dito sa pera, sa pagkain, sa bahay, sa mga kaibigan. Pero pag ikaw wala na talaga, as pare ni Jonas, diba? Ano tawag ito? Yung basta nilagyan ng uod, yung wala niya sa lahat, si Job pala, si Job. Oh. Pag nawala ng lahat, anong magagawin mo? Wala na kaibigan mo, wala ka ng pera, nagkasakit ka, wala kang malapitan, anong gagawin mo? Kasi kung masanay ka lang sa marami kang pera, mahirap mag-adjust. Oo. Kailangan talagang low. Kung may pera ka, low level ka lang, hindi ka mayabang, hindi ka masikat, hindi ka bunga. Hindi ka dapat, yun lang din kasi ngayon, mga tao kasi, ninabol nila, itong normal na buhay, marami kong pera, marami kaibigan, marami lahat. May kalukuhan, maraming pinagdadaanan, i-excuse lang nila. Pero nung about sa Bible, o magbabasa sa kaalaman, wala. Yun lang din na, sometimes, may mga bagay na hindi mo alam, nandun lang pala, nakatago ba? Yung mga knowledge pala, nakatago lang pala sa Bible. Pero beside means that, kailangan mo rin basahin ng Bible. Kailangan mo siyang i-apply. Hindi lang dapat sa nababasa lang. Isa buhay talaga is, you live by what you know, what you say. Mahirap talaga i-apply ang buhay. Yun lang din na kahit gaano kakaraming pera, kung wala kang guidance, wala din lahat. Pupunta lang sa mga bisyo, gala-gala doon. Wala lang din na pupunta, wala din na papala or wala din na gagawa sa buhay. Kahit gaano pa kasikat ang pera nila o ano. Yun lang talaga na kailangan talagang matalino ka sa buhay nito. Hindi pwede na basta lang. Wala lang, okay lang lahat. Hindi. Kasi kung hindi ka normal,
di ka normal mag-isip. Kung normal ka lang, ah, talagang if your life is easy lang, mahirapan ka talaga. Pero if you're going hard o sa mga bagay na hindi mo alam, hindi mo alam talaga, pag-gabi na pa dilim na. Ayun. So yun lang din ang sitwasyon ngayon, kapag ang tao talagang walang kaalaman, puro problema talaga. Hindi excuse na busy, for the sake of busy ka, wala kang time, pero may time tayo sa TV, may time tayo sa mga wrong friends, sa mga bisyo. Meron talagang the right way, meron talagang isang daanan. Hindi pwede na ano-ano na lang gagawin mo. Yung ano-ano mo ginagawa mo, wala namang mapupuntahan eh. Mga bisyo-bisyo dun, parang ginagawa nilang normal. Pag wala kang bisyo, abnormal ka raw. Yun ang mga sabi ng iba. Parang iiwasan ka nila. Okay lang mag-iisa. Basta tama ka, para kang ka-job. Hindi mo kailangan na isabi mo sa iba na tama ba ako? Ano bang gagawin ko? Hindi. If you know it, you will do it. Yun lang din na hindi mo kailangan na i-appreciate ang ibang tao. Yun lang din na mga iba ngayon. Ano kaya masasabi nila, no, kung itong sinusuot ko, anong kakainin ko, o itong mga gamit ko? Siyempre po disik, kung kagaling na siya nagbabago ang sitwasyon, eh, mga trending eh. At tapos, wala na naman. Yun lang din na, minsan dumarating na, babaguhin din nila asawa nila, o wala na. Parang libin-libin lang. Yun lang din na, ayaw ko ng ganun na sitwasyon na, napasuyo lang, napagaya lang sa ibang tao. Hindi na yung sinunod mo, yung mentor na idolize mo, yung inanghaan mo. Yun lang yung ginagawa mo, kasi parang kaibigan ko siya eh. Pero pag magpipili ako ng kaibigan, talagang magsasabi din talaga ako. Then maingat din tayo. Yun lang din na sa sitwasyon ngayon, talaga ngayon. Kung hindi ka talaga imaginative, kung hindi ka gumagawa ng pelikula sa buhay mo, sarili mong isip, talagang plano ba? Talagang mahirapan ka talaga. Dami talagang challenge sa buhay. Hindi talaga naging easy yan. Pero, lalakas ka. Tatapang ka, di ba? Hindi ka matatapang mangaway. Pero matapang ka sa desisyon. Na hindi kailangan bubunggahan. Hindi, kung magagastos ka, limitation. Kailangan talaga, ang buhay talaga is education. Hindi pwede na idaan mo lang sa gastos-gastos. Kasi may iba na masaya lang ako pag sobrang gastos ko araw-araw. 10,000 isang araw. May mga taong ganun eh. Pero what if, pag-iipon, mahirap ang pag-iipon, pag-limit sa bisyo, pag-aral sa Bible, sa kaalaman, napakahirap. Pero gumawa ka ng kalokohan, napakadali lang. Gaya ka lang dun sa mga normal na tao dun, na mapapareha ka rin sa kanila, o lalong mag-worse. Okay, so, yan lang din masasabi natin, paggabi na, pangalas 6:30 na yata ngayon, pero may araw pa, dito. So, yan lang din masasabi natin na, life is not easy, but you have to live it. Enjoy your life while it's hard. So, yun lang din. Be careful lang tayo sa mga bagay o sitwasyon na naharapan mo, o mga kilala mo, kausap mo, o mga ginagawa mo. Minsan, hindi mo alam eh. Mali pala tong ginagawa ko. Minsan kasi hindi mo alam na mali pa tong ginagawa ko. Minsan, hindi nila alam yung ginagawa nila. Yun, nandito lang tayo, awareness ba? Magbibigay ng kaalaman lang ba? Kung ano, madilim yung isip nila, hindi nila nakakita ano dapat gagawin. Okay, so gabi na, pa-ending na rin tayo. Like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po. Sunod naman tayo next week, busy tayo eh. So next week na yata. Thank you po.